Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang online lending app na under din po kay FCLC. Sino ba yan si FCLC? Malalaman natin yan mamaya. By the way, itong online lending app na to, na ang kanyang pangalan po ay si Coco Peso, na nandyan po sa inyong screen, ay hindi namin alam kung ito pa rin ba yung Coco Peso na ginawa namin ng review noong 2021 pa namin ginawan. Pero yung Coco Peso na yun na ni-review namin ay wala po siyang registration sa SEC. Kalalabas lang niya, tapos wala po siyang hindi po siya rehistrado. So wawarningan namin yung mga viewers namin dati na huwag tangkilikin, at ewan ko, basta bigla na lang din po silang nawala. So ngayon, baka ito na yun, itong si Coco Peso na ito ay ito din ang Coco Peso noon. Kaso nagbago siya ng kulay. Dati, kulay green or yellow green. Ito ngayon, kulay blue. Tapos yung logo naman nung isa, yung hindi rehistrado sa SEC, ay kulay yellow green, tapos may sign na sa kamay na parang okay, yung okay na sign. Ito naman ay letter C, tapos may dot siya. So maaring iisa lang sila, binago lang, or inadapt ng online lending na si FCLC. So alamin natin kung ano tong FCLC na to, at itong si Coco Peso ba ay pumasa doon sa tatlong factors na i-consider natin kapag tayo po ay nag-review ng mga online lending na. Pero guys, itong si Coco Peso ay more than 50,000 na ang kaniyang total number of downloads. So maaring ito nga yung nawalang Coco Peso na nagbago ng kulay, then na under na ngayon sa FCLC. Pero itong mga nagbigay ng mataas na ratings, imagine niyo po, 4.7 star si Tala Philippines, nga 4.6 lang eh. Oh, 'di ba? Rekomendado namin 'yon, at nangunguna 'yon sa pinakamagandang online lending app, yung Tala, pero ang baba ng ratings nila. Pero ito si Coco Peso, ang taas. Pero tingnan mo naman dito sa ratings and reviews nila. Naka 4.7 nga sila, pero yung mga nagbigay ng positive at magandang ratings, hindi naman mga Pilipino. Tingnan niyo po, basahin niyo po, mga pangalan pa lang. Bill Lards, Nguyen Maskis, Watson Nazari. Yung mga pangalan nagbigay ng 5-star. So, do you think umutang yan sila sa Coco Peso? Hindi. Hindi yan. Mga dummy account or mga fake account lang yan na ginagamit mostly din sa mga tauhan din ng mga online lending. Para magmukhang maganda at positibo ang dating nito sa mga gustong umutang sa kanila. Kaya mag-ingat po kayo sa mga ganiyang klaseng mga online lending app na nagkukunwari na maganda, pero kung napasok ka na, doon ka na magugulat na hindi pala siya magandang utangan. So gaya ng mga ibang mga online lending app, itong si Coco Peso ay nagbibigay daw ng 90 to 180 days. Huwag kayong maniwala, hindi po totoo yan. 7 at saka 14 days lang po. Mostly, ginagamit na long term ng mga online lending app. So dito na, huwag nang patumpik-tumpik pa. Kailangan na nating i-consider ang tatlong factors. Number one factor ay dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission.
Ikapangalawa, dapat po hindi po loan shark. Pangatlo, hindi po data privacy violators ang isang online lending app na masasabi natin pwede natin siyang utangan para tayo ay matulungan sa ating financial. So si Coco Peso ba ay registrado sa Securities and Exchange Commission? Yes po, registrado po siya under po kay FCLC. Sino ba yan si FCLC? Si FCLC ay based po dito sa record ni Securities and Exchange Commission. Nasa list of lending platforms na registered kay SEC, si FCLC ay si Fast Coin Lending Corporation. Fast Coin Lending Corporation. At guess what? Hindi lang po Coco Peso ang hawak nila. Kung kilala niyo po si Cascow at Cascguard, yan po ang mga sister company or sister app ni Coco Peso. So si Cascow at Cascguard ay mga loan shark. Mga loan shark po yan sila. So hindi ibig sabihin na registrado sa Securities and Exchange Commission ay legit na po sila. Dahil sa factors number 2, si Coco Peso ay ex po para sa amin. Hindi po siya magandang uutangan. Malaki po ang kanyang processing fees. Malaki po ang, mataas po ang kanyang interest rate. So ex po siya dito sa pagiging loan shark niya. So pag loan shark, atras ka na. Umatras ka na ng isang hakbang at huwag ka nang bumalik pa para utangan sila. Dahil kung gagawin mo yan, pagsisisi ang maaani mo sa bandang huli. Oo, ganyan po ang mga nagiging biktima po ng mga online lending app. Saka na sila nagsisisi nung wala na, huli na. How about sa factor number 3? Ang Coco Peso ba ay data privacy violators? Ang sagot po ay yes. Dahil sila din po ay isa sa mga online lending app na gumagamit ng third party collectors. Yung mga naniningil, yung trabaho ay tagasingil lang. Mga collecting agency. And once na hindi kayo nakapagbayad sa oras ng bayaran, sa due date ninyo, automatic po yan mapupunta ang inyong mga pangalan together with your personal information sa mga lending collectors or ULA collectors. At sa mga hindi pa alam, ang mga ULA collectors po ay grabe talaga mangharas, mamamahiya. Oo, imagine niyo po yan na lahat ng mga contacts mo or yung mga tao na sa phone book mo ay siguradong makakananggap ng pamamahiyang text laban sa iyo. Papahiya ka talaga nila. So hindi yan sila hihinto hanggang hindi magsasawa. Oo. Around the clock po yan. Around the clock po yung paniningil nila. Kahit this oras ng gabi, kahit tulog ka na, kahit oras na ng pahinga, nandyan pa rin yan sila manggugulo sa inyo. Kaya para sa amin dito sa usapang loan at online lending, ito si Coco Peso ay hindi po namin rekomendado dahil loan shark po ito at data privacy violator. So, hindi sapat yung pagiging Securities and Exchange Commission registered na masasabi nating legit yung isang online lending app. Kaya layuan nyo po ito si Coco Peso kung ayaw nyo pong sumakit ang ulo ninyo at magkaroon kayo ng malaking problema sa bandang huli. So, alam naman natin na ang pagsisisi ay laging nasa huli, pero ngayon dapat mag-advance tayong mag-isip at kung hanggat maaari ay mag-research muna tayo bago umutang kahit anong online lending app man yan. Magbasa tayo ng mga feedback, mga ratings, mga reviews ng iba't ibang mga naka-try na or nakasubok na sa online lending app na yun. Kasi yun yung problema talaga ng karamihan. Saka na po, nagkukumahog na maghanap ng solusyon. Wala na, huli na, problemado na, wala na, nag-breakdown na. So anyway, sa mga nagustuhan itong video na to, paki-like and share para marami ang makakaalam. Then, huwag kalimutan pong isubscribe ang usapang loan at online lending. Maraming salamat sa 21,000 subscribers natin, sa inyong walang sawang suporta. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please
isipain nyo po yung subscribe button at huwag kalimutang i-hit ang aming notification bell. See you on our next video. And by the way, bago na tayo magtapos, maraming salamat pala sa aking mga members na walang sawang sumusuporta at nagre-renew ng kanilang membership. Kung kayo po ay gustong tumulong sa channel na to, pwede kayong magiging member at as bliss giver, 25 pesos lang po at makakatulong na po kayo sa amin. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Paalam.